Parang sa akin, unfair yun. Parang hindi patas para dun sa mga kababayan natin na hindi ko naman sila sabing hindi nakakaintindi ng English, ano. Kung hindi masyado kasing yung may kinalaman sa batas, yung mga English niyan, masyadong hindi mo talaga din maiintindihan. Kailangan na talagang magkaroon ng parehas na pagtrato sa salitang Pilipino at salitang English. Kumawa, kung meron tayong batas na nilabas na English, meron din dapat Tagalog, Pilipino. Ganun din pag sinintensyahan ka, dapat nababasa mo rin yung sintensya mo sa salitang Pilipino, alam mo. Kasi minsan dyan, totoo to, galing ako ng kulungan eh, naiintindihan lang nung bilanggo yung sintensya niya eh, yung number lang. Pero kung yung bakit sa na sintensya niya. Sa klaro nito rin lang, kasi minsan marami rin na didemanda pagpirma ng dokumento eh. So marami rin, pumipirma ng Ingles, hindi na iintindihan. So, klaruhin ko lang po, sa government records po ba, sa mga dokumento, i-re-require nyo rin o gusto nyo rin na magkaroon din ng Tagalog na translation? Dapat mag-request. Halimbawa, pag nag-request yung tao, gusto ko ng Filipino, dapat meron tayo lagi. Dapat meron tayo laging nakahanda. Huwag dapat matakot ang kababayan natin mag-request. Kasi siyempre, minsan nasanay tayo eh. Nasanay tayo, no? Masyado tayong Inglesero eh. Masyado tayong mga amboy. Diba? Dapat masanay din tayo mga Pilipino na hingin nyo. Hingin nyo.